exact 100 days, ibebenta ko na ito. Yan, Pops. Malamang ito yung pinakamalaki. Nagtitimpang na siya ng 535 grams. Dalawang piraso, 1 kilo. Apat na piraso, 1.900 grams. After 3 days, ibebenta na natin lahat ito. Legit comment, mga Pops. Sabi dito, kung di ka pala kikita, bakit di mo pa bitawan? Huwag kami mag-try pero ikaw na nanatili ka sa pag-aalaga. Medyo napapaisip din ako sa video mo, sir. Di ko alam kung nakatulong ka or nakapanira ka. Sagutin natin. Dito pinapakita ko yung totoo na mga pangyayari sa concrete pond. Ang pinupunto ko dito, Pops, ay kung ikaw ay nag-aalaga solely sa concrete pond lang, more or less, or less chances of winning ka dyan. Bakit? Dahil hindi nga natural habitat ng mga hito yung concrete pond. Ang objective ko talaga dito, to educate through sharing experiences. So ito yung actual na experience na pwede kong ma-share sa inyo. Siyempre, hindi ko naman maibigay lahat ng mga informations. Pero continuously na masusubaybayan mo yung mga videos ko, at least malamang meron kang matututunan kahit papano. Punto na baka nakapanira lang ako, with sound mind siguro, hindi tayo mag-aaksaya ng 5,000 a month para lang makapanira ng iba. So dito namumuhunan din ako, kaya binibigay ko lang yung part ko. Then, nasa sa inyo na yung discernment kung dun sa sinashare ko may paniwalaan ka o hindi. Pero hindi ko hinahangad na makapanira, kundi guidance ba yung binibigay ko. In almost 3 years time na nag-aalaga ako ng hito, may higit 2 taon yung ginugol ko doon sa concrete pond. Nakita ko na hindi pwedeng mag-rely lang tayo sa concrete pond. Baka 95%, 97% yung pagkatalo natin. Matatalo talaga tayo dyan. Malulugi tayo. So ano yung remedy? Ito just lately na i-share ko na kung ano yung remedy natin bukod sa concrete pond, ay dapat meron ka ng earth pond. Yung diskarte ko ngayon, pag-deliver sa akin yung fingerlings, nilalagay ko sa concrete pond. Then, after ng sorting, ang niretain ko sa concrete pond ngayon ay yung mga fast growers. Yun yung inalagaan ko sa concrete pond. Hindi pwedeng mag-focus tayo lahat. I-focus natin lahat yung energy natin, yung capital natin, yung attention natin sa concrete pond. Kasi, wala eh, yung 2 years ko talaga, hindi naman talaga ako kumita. Eh talagang gusto ko lang talaga mag-share. Yung mga bansot na pipiliin ko doon sa concrete pond ko, ay nilalagay ko na sa earth pond. Doon ko sila palalakihin till harvest. So ang kagandahan nun, natanggal ko na yung mga shooter. Natanggal ko na yung malalaki. So almost same sizes na ngayon yung ilalagay ko doon sa aking earth pond. May iwasan ko na dyan yung cannibalism kasi almost same sizes na sila. Almost puro bansot na yan. So sabay-sabay na rin sa pag... August 27, 2024. Ngayon ay 97 days o 3 buwan at 7 araw na itong ating mga alagang hito dito sa ating concrete pond. Ito yung ginagawa natin, traditional system. Tapos dito sa kabila, ito yung ginamitan ko dati ng vitamins. Yung etong vitamins ang ginamit ko rito, Atov. After 2 months na sinubukan natin itong Atov vitamins dito sa ating fish pond, ay hindi ako nasiyahan sa result. Kaya after 60 days, itinigil ko na ang paggamit nito. So may natira pa na konti, pero hindi ko na siya ginamit. Makita ko na maraming bansot, kumbaga, ay itinigil ko na siyang gamitin. Pinagpatuloy ko na ng traditional system. 97 days na sila ngayon. Pagdating ng 100 days, kailangan ma-dispose ko na to. So meron akong 3 araw na maghanap ng buyer para ibenta ko ito ng bultuhan. Then makapagsimula tayo ulit ng bago. Yung 1,000 fingerlings na hinulog natin sa mga pond natin na to noon, nung nagkaroon tayo ng sorting, yung 60 days old sila, yung maliliit doon ay nilagay ko sa ating mud pond o earthen pond. Doon ko na sila pinapalaki. So ang mga nandi dito na lang, yung ating medium and large sizes. Gusto kong bigyan din, mga Pops, na itong ginagawa natin dito na pond demonstration ay hindi tayo nagbibigay ng mga haka-haka o kaya kuro-kuro na idea. Ito ay actual na ginagawa natin. Ako nagbibigay ng totoong impormasyon
mga totoong ideas, at least nang sa ganun, yung mga gustong mag-alaga sa ganito ay magkaroon din ng idea at makapag-desisyon kung gagawin ba itong ganitong sistema o hindi. Yan, Pops. Malamang ito yung pinakamalaki. Nagtitimbang na siya ng 535 grams. Dalawang piraso, 1 kilo. 1.005 grams. Apat na piraso, 1.900 grams. So, ibig sabihin, medyo mas maliliit yung iba. Pero more or less, ganyan. So, yan. Malalaki. So, yan mga paps, nakakuha na tayo ng sample. Titimbangin ko na ng lahatan ito. grams ang total na nakuha natin ngayon sa pandatin na to. So meron natira dito, tatlo. Medyo alanganin kasi na pambenta, kaya iniwan ko siya. Yan, tatlo na yan. So dito naman tayo sa kabila. Tingnan natin ito kung ilan yung abutin. Okay mga paps, dito naman tayo sa kabilang pan natin. Ito, apat na piraso, 1.680 kilos. Lima, 2 kilo ang timbang nito. So may nakuha ko na ganito, malaki ito, namatay. Ito yung namamatay na kinakain nila, kaya ang natitira lang pag ganyan ay yung bungo. So, ito naman mga paps, ang nakuha natin dito sa dati na nano technology na sinasabi ko. For sale ngayon ay 20 kilos and 310 grams. So, 20 kilos mga paps, ang nakuha natin sa pond na to. Yan. At meron tayong natira na isa. Sa tingin ko, undersize, kaya hindi ko na siya kinuha. Hindi ko na siya sinali dito sa mga for sale sizes natin. So yan mga paps, ibalik muna natin, patubigan natin. After 3 days, ibebenta na natin lahat ito. Yung batch na ito mga paps ay 1,000 pieces. So yung for sale natin, yung kinout natin kanina, tapos kasama ito sa 1,000. Eto, meron na ring for sale sizes dito, pero hindi ko muna kukunin. Gusto kong palakihin muna. Kasi eto noon, yung ating circular pan na to, kinargahan ko ito ng 600 fingerlings. Tapos 200 experiment, 200 experiment, bali 400 yung experiment natin. So nagsiksika ngayon dito yung 600. Kaya ang nangyari, parang medyo nahuli ng konti sa paglaki ito. Pero kahit papano, umahabol naman, medyo malalaki na ng konti. May mga for sale sizes na nga dyan. After ko na mabenta yung naando doon sa ating experiment by 100 days, ito naman ang isusunod kong isort. Kukunin ko na yung ano dito, yung pangbenta natin dito, tapos may iwan yung maliliit. Etong nandito sa ating earth pond mga paps ay bahagi pa ito nung 1,000 pieces fingerlings na kasama yung mga naandun sa ating concrete pond sa bahay. Nandun sa circular pond saka yung dalawang experiment natin na tigto 200. So bale ito, nung nagsorting tayo nung 2 months, ito yung mga bansot. Kaya ang remedy natin dun sa mga bansot ay ilipat natin dito sa earth pond para makahabol sa paglaki. Kasi alam naman natin na natural habitat ng hito ay yung dito sa lupa, o kaya earthen pond kung tawagin natin. So ito, ang bilang nito, ang nailagay ko total ay 470. So doon sa 1,000 fingerlings, ito ay 47% ang nailagay ko dito.
Ibig sabihin pala 47% yung considered bansot. Yung naando doon sa ating concrete pond ay mag-harvest na ako in 100 days. Ibebenta ko na. So ang mabebenta ko doon more or less 17% ang ibebenta natin. So marami pang matitira. Hopefully by 4 months ay mag-harvest ulit tayo. Pero ang harvestin natin yung nasa concrete pond pa din para mabenta natin. Then siguro pagtagalin natin ito ng 3 months itong nandito kasi mga bansot nga ito. Then yung 5 months duration siguro ito malalaki na. So saka naman natin ibebenta.